We have right now the punong barangay o poblasyon Mangaldan, Pangasinan. With respect to the decision no, of the provincial sangguniang palalawigan of the province of Pangasinan in its provincial resolution number 408-2023 approving and adopting as its decision in bank the decision of the Committee on Good Government and Accountability of Public Officers, Justice and Human Rights in the Sangguniang Palalawigan Administrative Case Number 012022. This case was heard by the committee in its appeal from the decision of the Sangguniang Bayan January 7, 2022 of Mangaldan, Pangasinan, finding the 6 Kagawad of the Barangay Poblasyon Mangaldan, Pangasinan, respondents, appellants guilty of grave misconduct and abuse of authority. And luckily, unfortunately, this Sangguniang Palalawigan in its in-bank decision reversed the decision of the Sangguniang Bayan and therefore dismissed the case on appeal. Here is Punong Barangay in reaction na Madam Punong Barangay Melinda Morillo, also known as Kapitan Tonit in Mangaldan. Yes, syempre initial reaction of the Barangay Kagawads is talagang sobrang saya nila doon sa pagkaka-reverse ng decision ng Sangguniang Panlalawigan na sa decision ng Sangguniang Bayan. So nakalagay naman po sa aking pag-iintindi na yung basihan ng complaint ni Kagawad Federico Limon ay yung resolution number 14 ousting him as the OIC of the Barangay Poblasyon ay is just a mere sentiments ng mga Barangay Kagawad at hindi po ito na-implement kung kaya't wala pong nakita ang Sangguniang Panlalawigan ng ebidensya para ito ay para sustinihin ang decision ng Sangguniang Bayan. Bakit po niya sabi, Kapitan, na walang ebidensya? Ano pong nangyari doon? Hindi naman po ito pagkapasa ng resolution ousting him as the OIC, eh hindi naman po ito actually na-implement. Ito po ay nagbigay talaga sila ng copy sa DILG, pero hindi po ito nag-oath, hindi po, wala pong naging action po dito. Kaya ito po ay parang inilabas lang ang sentimento at parang sama ng loob doon po sa nakaupong OIC Federico Limon. Ang ibig niyang sabihin po, hindi nag-oath yung itinalaga sana na si Barangay Kagawad Sarsaba at walang nangyaring session doon sa base doon sa resolution sentimento no sa resolution number 14. Wala po, inaantay po namin actually ang magiging hakbang ng DILG kung papatawag at i-oath sana itong number 2 Kagawad, pero hindi po nangyari yon. At saka patuloy naman po siya pa rin ang naglalabas ng pera sa bangko, so yun ang isang pinaka basis na hindi po na-implement talaga itong resolution number 14 ng barangay barangay poblasyon. Yes, dahil po sa hindi na-implement, Kapitan, yung resolution number 14 ng barangay poblasyon ay wala ring usurpation of authority or walang grave misconduct and abuse of authority on the part of the barangay Kagawad approving the resolution number 14. Yes po. Yes, yes po. Well, any other comments? Sa ngayon po, natutuwa na lang din po kami at natapos na din po lahat yung aming yung mga ganyang mga pangyayari. So patuloy na lang po kaming magseserbisyo habang papalapit na po yung ating barangay election. Kami po ay tututok na lang po at paigtingin pa po ang pagseserbisyo namin dito sa barangay poblasyon kasama po itong mga Kagawad na nasuspindi. Ano pong mangyayari pala doon sa kanilang 6 months na suspension, di ba? Wala silang sweldo. Ano pong mangyayari doon? Nakalagay po sa decision na ibabalik po ito ng buong buo sa kanila. Oh, so ito bang 6 na Kagawad po, Kapitan, ay yung kasama din sa mangyayaring October 2023 barangay election? Opo, sila po. Sila po ang mga kasama. So definitely you are going to re-elect
no, to be re-elected. To re-elect and to be re-elected. Sino pong katunggali nyo? Meron po kaming naririnig, okay. Medyo tatlo po yata kami, pero okay. Hindi pa naman po sigurado. Antayin na lang natin pag 5. Pero kayo po, siguradong-sigurado na po? Siguradong. Kompleto ang team, pati SK? Kompletong-kompleto yes po. Hindi po SK, hindi po namin gustong panghimasukan okay. Ang SK. So, yung barangay council lang? Opo, okay. Opo. Okay. Parting word on your constituents and population. Patuloy po sana kayo na magtiwala po sa amin dahil kami po ay very transparent. Kahit na sa anumang klaseng usapin, mapapera po o mapaservisyo, kung anuman po yung pagkukulang namin, kayo na po ang bahalang magpunan. At sana po ipaalam nyo sa amin para naman po mabago or magawan po natin ng paraan. Okay. Thank you. Thank you. This is Pastor DBTV. Good morning. Good morning.